day mga ka-farmlat, sa ating pong mga viewers, subscriber. Meron po akong ipapakita sa inyo na property. Ito po ay Barangay ng Yabak. Ito po ay inialok sa atin mga ka-farmlat. 4 na hektarya po ito at napakaganda ho ng lugar. Sagana ho sa tubig at relaxing po yung lugar. Very relaxing po talaga. Para po doon sa ating mga taga-subaybay ng mga nasa abroad, meron po kayong mga pinapangarap na bakasyonan pag uwi nyo po dito sa Pilipinas. Baka ito po yung isa sa magustuhan ninyo. 4 na hektarya po ito na tituladong lupa. Mga ka-farmlat, lahatan po ang benta kasama po yung bahay. Nasa 6 million po ang presyo ng seller natin. At ito po yung kung susumahin ay aabot ng 150 pesos lamang po ang per square meter sa 4 na hektarya. Mga ka-farmlat, ito pong nilalakaran ko ngayon, ito po yung kalsada dati dyan sa lugar na yan, na ang sabi nga po ng mga tao dyan ay naipapasok po yung jeep dati dyan po sa lugar na yan dahil maganda po yung kalsada na yan na ginawa talaga. Nagkataon lang po yung mga tao dyan ay lumipat na talaga doon sa mas malapit sa sentro ng barangay. Kaya po ngayon napabayaan yung kalsada. Doon nga doon. Kumbaga dyan lang, ibigay ko ito. Dyan na tayo dadahan. Oo, dyan lang. Dyan lang tayo. Ito po yung tubig. Matatag. Tahan natin yung property. Ito na po yung property sa part na to. Itong side na to. Ito po yung papasok. Bababa po tayo dito. Mga ka-farmlat, nasa 3 kilometro po siguro ang distance nito doon sa pinakasentro ng barangay. Kung atin pong aayusin naman yung kalsada, maipapasok po natin yung ating 4 wheels dyan. Much better po kung 4x4 yung ating sasakyan mga ka-farmlat. Makakarating po talaga dyan mismo sa loob ng property. Ito po mga ka-farmlat ang entrance o bungad po nung property natin. Ang maganda ho nito, meron po itong malinaw na tubig. Overflowing lang po ito mga ka-farmlat. Kaya po ang ganda nung fish pond dyan. Ang meron pong mga tilapia na alaga. At ang challenge lang po dito yung pagpunta. Dahil po rough road pa yung ating kalsada, pero kayang-kaya naman po nating maayos dahil naipasok nga po namin yung sasakyan namin kahit na rough road. Hindi lang po mismo nakarating dyan mismo sa pinakalupa. Mga ka-farmlat, meron po akong second video nito na i-upload din po. Ang ipapakita ko naman po doon yun naman pong batis o waterfalls din po na nasa loob ng property. Nakaikot po yung tubig na yon doon sa ating lupa. Mga ka-farmlat, ito po yung isa sa nagpaganda doon sa ating lupa. Meron na po siyang gawa na fish pond, mayroon po yung tilapia at yung tubig po dyan ay overflowing lang. Malinis po yung tubig. Kaya masarap yung
yung tilapia na aalagaan natin dyan, napakalinis po ng tubig. Basta ho itong property na to, mga kaparmlat, ay napapalibutan ho siya ng mga batis, kabilaanan po siya. Meron po akong isa pang video na i-upload din kasi po mahaba naman po yung aking pagbibideo dyan, kaya pinutol ko po sa dalawang bahagi, pati po yung ating drone kung may upload ko rin po para makita nyo kung ano yung meron dyan sa kabuuan ng ating lupa. Sa second video ko po ay maipapakita ko doon yung batis na nakagilid po dyan sa mismong boundary ng ating property. Yan ho yung palaisdaan na tanaw na tanaw ho doon sa terrace ng ating bahay. Sa ngayon po, solar lamang po ang gamit na kuryente dito sa ating bahay. Medyo malayo pa po yung distance ng poste ng kuryente. Pero yun po ay maikakabit na rin dahil dumami po yung nakabili dito sa ating lugar na yan na itong mga nakaraang buwan. Yan po mga kaparmlat, yung overflowing na tubig, malinis po yan at pwedeng inamin. Nito pong mga nakaraang buwan, meron pong mga nagde-develop na rin yung mga nakabili po dyan. Madadaanan nyo po yun, yung iba po na nasa bungad. Kaya ho, marami na rin ho ang nagtiwala sa lugar na yan dahil tahimik ho at wala hong namumuruwisyo dyan. Magiging kampante ho kayo at isa pa ho, maayos po ang mga tao, matutulungan ho kayo sa kung ano man pong project na meron na gusto nyong gawin. Meron pong caretaker dito, depende ho kung siya pa rin ang kukunin nyo o may ilalagay kayong iba. Pero kung magugustuhan nyo ang kanyang performance, siya na rin po ang inyong kunin. Yan po mga kaparmlat, bisitahin po natin itong lugar na ito. Schedule nyo lamang po at sasamahan ko po kayo dito sa ating lugar. At ating pong ihanda lamang na tayo may lakarin. At much better ko na 4x4 yung sasakyan natin. Mas maganda ho para naman hindi kayo mahirapan. Yan po yung bahay na yan. Ipapakita ko dun sa second video ko. Makikita nyo yung loob pati yung mga batis na meron dyan sa property. Gagalain ko po yan. Salamat mga kaparmlat. Abangan nyo po yung mga susunod pa na video natin na available na farmlat. Thank you very much po.